Ito na po ang pinakalatest. Pinangalanan na po ang basketball player na nasa room 2207. Kanina po sa saksi ay pinakita po nila yung pong basketball player at pinangalanan po na si Justin Rieta. Yan po, nakita niyo si Justin Rieta. Guwapo po si Justin Rieta. Yun yung una kong impression nung nakita ko yung picture niya. Okay? So, kanina po, nasa Makati Prosecutor's Office si Justin para po magbigay ng kanyang salaysay dun po sa nangyari nung gabing yon dun sa City Garden. At the same time, na-interview po siya saglit ng GMA at sinabi po niya, hindi niya kakilala yung mga nasa room 2209 at the same time, siya po ay makikipag-cooperate sa investigasyon. Yun po yung sinabi ni Justin Rieta kanina. Okay? So, sa Instagram post naman, kaninang umaga, ni Egan, ni Arnold Clavio, ay pinost na niya itong si Justin. Though naka-blur yung muka, naka-blur yung pangalan. So, hindi alam. Dapat yata lalabas sa interview kanina sa DCWB, pero hindi natuloy. So, sa kanyang Instagram post, ang sabi ni Egan, exclusive ang basketball player na huling nakasama ni Christine Dacera bago siya natagpuang wala ng buhay sa isang hotel sa Makati. Siya na kaya ang makakatulong na malaman ano ang totoong nangyari sa loob ng room 2207. Bakit ilang beses nagpabalik-balik si Christine sa room 2207? Yun yung mga tanong ni Egan na hindi niya natanong kasi hindi natuloy yung interview. Pero sa mga pinos niya, merong parang conversation siguro sila ni Justin, or siguro tinanong niya kung ano ba yung naging interaction nila ni Christine that night. Ang naging sagot ni Justin, according sa post ni Egan, wala akong idea, di ko siya kilala actually, pero hirap lang siya huminga. So inalagaan ko siya kanina. Then umuwi ata kami 6 or 7, 8 ata or 7, yun nga nabalitaan ko. So, ibig sabihin po, ang kinukwento ni Justin, nung magkasama sila ni Christine, nung nando siya sa 2207, eh, hirap daw huminga si Christine. So, inalagaan daw niya. Yun yung according dito sa post ni Egan. And, umuwi na sila nung umaga. And nung time na yon nakita natin, buhay pa si Christine eh, nung umalis sila. Diba? Nung umalis itong, Justin. Makikita naman lahat yan sa CCTV. Hindi naman nila makakaila kung anong oras sila umuwi lahat. So, yun po ang naging post ni Egan about dito kay Justin Rieta. So, ito po si Justin. Yan, kung makita nyo, matangkad, guwapo, and sa, mukhang straight. So, I'm not really sure, pero sa unang impression sa video nakita ko kanina and doon sa mga picture ngayon, mukhang straight itong si Justin. Okay, and yun nga, napaka-importante po nung po magiging salaysay nung mga nasa room 2207 para po mabuo po yung picture kung ano po yung totoong nangyari kay Christine. Like I said po, paulit-ulit natin sinasabi, hindi po natin alam, we don't pass any judgment kung meron bang guilty, kung meron bang o aksidente lang ba yung nangyari. Ang gusto lang po natin malaman yung pong buong katotohanan. And ito na nga po, lumalabas na yung pong mga nasa room 2207 at sumunod po dun sa lumabas kahapon na si Darwin, ngayon naman po itong si Justin. Yung pong pangalawang na-identify na sa mga bisita doon sa room 2207. So, yun po ang pinaka-latest. Okay, so abangan nyo po yung kung ano pa yung mga susunod na mangyayari. So, ito nireport lang po natin. Kasi lumabas sa saksi, ito gabi na eh. Diba? Tapos si Boy Abunda nag-post din nung kanyang interview doon sa mga taga-room 2209. So I'm not really sure, hindi ko pa napapanood kung merong bagong impormasyon ba na lumabas doon o baka inulit lang yung mga sinabi sa ibang interview. Kung meron silang sinabi na kakaiba doon, we will report it to you. Pero yun po, like I said, ito pong ating vlog na ginagawa, open po sa lahat ng panig. Gusto lang po natin malaman yung pong buong katotohanan. So yun, itong si Justin, yun, kita ko yung Facebook niya. Taga La Union, taga QC lang itong si Justin. So abangan po natin kung ano pa yung posibleng lalabas dito po sa storya ng mga taga room 2207 regarding po dito sa Christine Dacera case. So thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Stay safe po parate. Bye bye guys.